ipaprocess na namin sa online para malaman namin kung ano nang ganap dun sa funeral assistant. Dahil nga mga kasis, tatlo kasi nilalakad namin sa SSS. Yung sa funeral assistant, dun sa nagastos, dun sa pagburol, paglibing, plus yung death claim, meron pa. Pangatlo, yung pension ni nanay. So, kailangan ko din maayos yun. So, bago ka makapunta dun sa death claim at dun sa pension, kailangan maayos mo muna yung funeral assistant. Hi sis, so welcome back to our channel. Ang inyong kasis, Gwen Angel. For today's video, so ayan, i-update ko na kayo. Dahil nga mga kasis, meron po tayong nilalakad ng funeral assistance sa SSS. So una, na ginawa ko, nag-visit muna ako dun sa office nila, kung saan may malapit na SSS office dito sa lugar namin. And then, pagdating ko doon, so kailangan nyo na muna magdala ng death certificate, ID, at SSS number ng na-deceased para makapasok kayo sa loob. And then, pagdating nyo sa information, titignan naman nila kung sino yung nagbayad dun sa funeral. Siya po kasi ang unang makakatanggap ng manggagaling sa SSS. So, ako yun. Chinek nila doon sa member data ko, kung send pa rin ba doon yung number ko sa cellphone number, at kung meron akong email address. Sabi ko, yung number ko dun sa SSS is wala na yon. Pero yung home telephone number, same pa din. And then, walang email ad na nakalagay dun sa application ko. Kasi that time na nag-apply ako sa SSS is nasa teenager pa ako. Matagal na ako nag-apply sa SSS. And then, yung na-okay na yon, pumunta ako sa isang counter para ayusin yung aking data, a member data change request. So, nilagyan nila ng cellphone number kung ano yung ginagamit ko o ano yung active ko ngayon. And then, email address. So, ito yun mga kasis. Binigyan na nila ako ng bagong member data change request ko sa E4. And then, inattach na rin nila dito kung ano yung mga, anong gagawin ko by online dun sa funeral assistance. So, yun na nga mga kasis. So, okay na siya. Nag-process na tayo sa online. Nakapag-register na ako. So, yun. Habang inaayos namin yun o ginagawa namin yun, nakaka-receive kami ng email sa kanila na kailangan ko doon ng waiver. So, ito yun. Waiver. So, nagtataka lang ako kasi sa waiver na to, asawa ng na-deceased. Wala naman kasi akong asawa. So, ako yung nagbayad. So, pinilapan namin to and then sinet namin sa kanila. Then, after nyan, after a week, pagkasent namin ito, ito naman natanggap ko, affidavit. Affidavit of funeral expenses. So, nakakalito kasi marami silang hinihingi. Although, ang requirements lang naman doon is death certificate na ipapasok mo so, sa online plus yung bank account mo para doon nila ipapasok yung binayad mo sa funeral plus selfie mo. So, yun lang yung requirements. And then, dahil nga ang daming hinihingi, ang ginawa ko, pumunta ako sa SSS office. So, ando doon ako that time. Pinakita ko to doon sa information na hiningian niyo ako ng waiver at affidavit. Ano po ba ang importante sa dalawang to? Kasi itong mga papel na to, mga information na to, kailangan pa nito ng notary. So, syempre, pag notary, magbabayad ka sa abogado. So, dalawa to. Hindi naman biro-biro ang magpanotary, di ba? And then, pagdating sa information, hindi pala kailangan to. Ang sagot ko sa kanila, bakit po kayo humingi ng nito? Sabi, wala daw silang hiningi. Ma'am, sinesend po yan ng office nyo na kailangan daw nito. So, dahil nga marunong ako mag-explain, kailangan pag pumunta kayo sa SSS office, marunong kayo magpaliwanag. Dahil that time, habang ginagawa to sa online, itong aking application, napapanood ko dahil mga pinsan ko ang gumagawa by online. Sa computer talaga, hindi sa laptop, sa computer talaga namin ini-input. And then, pagdating ko doon, ito na. Pumila na ako dun sa counter 2 kung ano yung concern ko. So, pinakita ko yan. Then,
nakalagay doon sa computer nila, dalawa daw yung SSS number ni tatay. So, doon ko nalaman ba, paano nagkaroon ng isa pang SSS number si tatay. Siguro, noon, nung binata pa siya, meron siyang isang SSS number, pero, nung nag-asawa siya, nag-apply uli siya ng bago. Pero kasi, ito mga kasis, ito yung active na SSS number niya. Dahil nagpe-pension na po si tatay. So, yung una, wala na yun. So, ang ginawa doon sa SSS, ang nakalagay dito is cancellation of double SSS number. And then, mga kasisa, ito yan. Ayan. So, ito yan. End of the month, babalik daw kami doon para malaman namin kung na-cancel na yung isa pang SSS number ni tatay. So, ilang araw, ilang linggo. So, ang tagal, di ba? So, ito na yung nangyari mga sis. Tinatakan niya. And then, after 2 weeks daw, o 2 to 3 weeks daw, mag-email ako sa kanila, isend ko to para malaman namin kung nabura na yung double account number ni tatay. So, after 2 weeks, nag-email kami sa kanila, kahapon yun mga kasis, pang 2 weeks kahapon. And then, ngayon, nag-reply na yung SSS, pa-flash ko na lang dito, na na-cancel na yung isa pang SSS number ni tatay. So, okay na. Kasi, that time, nung pumunta kami ng end of the month, ang sabi ko, after 2 weeks ba, pag na-aprobahan na o na-cancel na yung isang SSS number ni tatay, pwede na ba ako mag-proceed sa online? O yung nakapag-register na naman ako, pwede ko na bang gamitin yun? Sabi nang nakausap ko, pwede na daw yun. So, tuloy-tuloy na. So, this week, aasikasuhin ko na to, ipaprocess na namin sa online para malaman namin kung ano nang ganap dun sa funeral assistant. Dahil nga mga kasis, tatlo kasi nilalakad namin sa SSS. Yung sa funeral assistant, dun sa nagastos, dun sa pagburol, paglibing, plus yung death claim, meron pa. Pangatlo, yung pension ni nanay. So, kailangan ko din maayos yun. So, bago ka makapunta dun sa death claim at dun sa pension, kailangan maayos mo muna yung funeral assistant. Kasi mga days lang daw yun o 1 week lang. And then, pag okay na yun, na-set na sa yung hulog ng SSS sa account mo, tsaka ka pala makapag-process ng sa death claim. So, sana nga magtuloy-tuloy na to at para maayos na at maging okay na lahat. Sana magtuloy-tuloy na siya, SSS. So, yun lang mga kasis. Maraming salamat. At sinaman nyo ako dito sa update natin sa funeral assistance. So, yun lang mga kasis. Maraming salamat po. So, don't forget to like and subscribe.